choice. Life is by choice, not by chance. Joyful. Ang buhay po natin kailangan maging joyful. Amen. Amen. Sa umaga po ito na nakakatawa si Lord dahil ang pag-usapan po natin ngayon ay choose to be happy. Amen. So kahit po puro kabalbalan minsan yung ating mga connection ay kinokonnect pa rin tayo ng Panginoon sa mga bagay na pwede natin pag-aralan. Amen. Napakalaga po na maging lagi tayong masaya sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Bago po tayo mag-start, ay tayo pong lahat ay kumikit at manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Ang aming pong mga buhay, Panginoon, ay pipiliin namin lakaran yung daan, Panginoon, ng biyaya, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na lagi mong bigyan ng pag-alakan, kapayapaan, Panginoon, ang aming mga buhay. At kaya mo, O Diyos, na anumang mga bagay na aming pinagdaraanan sa araw-araw, lalakad gamit, Panginoon, nang merong patugumpayan, Panginoon, sa lugar ko saan kami magkatrabaho. Panginoon, dinadeklara ko po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang mga kapatid kong ito, Panginoon. Sila, Panginoon, ay lalakad ng merong tagumpay saan man sila magtungo, Panginoon. Ang kanilang mga paa, ang kanilang mga kamay, lahat, Panginoon, ang kanilang hawakan ay pagpapalain mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga kapatid mong ito, gagamitin mo sila, Panginoon, para mag-spread, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, sa mga taong hindi pa po, Panginoon, nauunawaan kung gano'n po kasarap lumakad sa iyong biyaya, O Diyos. Amen. Yung kalayaan, Panginoon, na binigay mo sa amin, hayaan mo, Panginoon, maranasan din po nila, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na sa bawat taong makakausap namin, magkakaroon sila, Panginoon, lagi ng kagalakan. At dahil makikita nila, Panginoon, yung gloria mo, Panginoon, sa bawat buhay namin. Panginoon, salamat po. Ang aming pag-aaralan, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang maging tagapagturo namin, O Diyos. Salamat po sa victory, Panginoon, pag-aaralan namin. Alam po namin, O Diyos, na kasama ka namin sa oras na ito sa tagumpay, Panginoon, na aming servisyo, Panginoon, sa iyo. Inaali lamang namin ito sa iyo lamang, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, sa iyong pangalan. In the name of Jesus, Amen. 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 Hindi ko alam kung saan ito lalagay kasi mahirapan yung aking daig. Amen. Ang sabi po sa Romans 12:12, ang sabi po natin ay choose to be happy. Ang ating pong verse ay sa Romans 12:12. Ba't ko kung sinasabi yung ano yung verse? Langit na itong tinatawag, Pangalan, ano ba yung ano mo? Ano ba yung verse mo? Ade, ako kasi hindi ako mahilig magdami na verse. Ang gusto ko lang ay isang verse, pero pinapadami-dami ko lang siya. Hindi yung ayoko yung marami ako tinatanda ang verse dahil di ako pasintali ni Mrs. Tarenda. Yung mga ganun po. Ang sabi choose po dito be ay, happy. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ang sabi ko sa Romans 12:12. Okay, nabubulol ako. Sa bawat pagising po natin sa umaga, ay tayo po yung pipili kung anong araw ba yung gusto nating maging mood ng ating mga buhay. Maaari na pag open pa lang natin ang ating mga mata, makita natin sa amo na maraming kalat, bad mood na tayo. Maaari na pagbukas ng ating mga cellphone, may mga negative feedback ang ating pamilya, pagkakaroon na agad tayo ng kaligatan sa ating mga buhay. Sabi nga natin sa isang linggo is one day lang yung sa atin para mag-enjoy, para maranasan natin yung sinasabi nila, it's my holiday. Pag-holiday natin ay Biyernes pa lang talaga, nakagayak na yung ating mga isusuot. We are very excited na ma-meet natin yung bawat isa. Why? Kasi tayo ang pipili kung gusto natin maging miserable, kaya tayo ang pipili kung gusto natin maging masaya, tayo ang pipili kung gusto natin maging malungkot, tayo ang pipili kung gusto natin maging magalit. Ang lahat ng bagay, tayo ang pipili sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya nga po, napakahalaga po na piliin natin lagi na manampalataya sa Panginoon na kahit anuman yung mga bagay na minsan na nakikita ng ating mga mata, pipiliin natin yung sinasabi ng Panginoon na lagi akong magpupuri sa iyo, Panginoon. May awit. Tingnan niyo po yung ibon. Ano po? Minsan iisipin niyo po yung ibon. Bakit kaya yung mga ibon kung kailang malakas ang hagibis ng ulan, kung kailang maraming bagyo, kung kailang naputol ang puno, kung kailang napakalakas ang hangin, pero umaawit sila. Ang di ba, nagdang mamarinig yung huni ng mga ibon. Why? Parang nagre-rejoice sila sa mga storm na nasa paligid nila. The same sa ating mga buhay. The more na maraming pagsubok, the more na maraming trials, the more na maraming utos si amo, the more na naniningil sa atin yung mga bangko, the more na nangihingi yung ating pamilya sa Pilipinas na kulang to, kulang yung allowance, mahal ang bigas, mahal ang gasol, the more na rejoice. Why? Kasi meron po tayong trabaho.
Amen. Mas may mirang po kasi sa Pilipinas na iniingan tayo, wala naman tayong pera. Diba? Kaya po, nung pong kauna-unahan ko po dito sa Hong Kong ay maaari po tayong, maaari akong panghinaan ng kalooban kasi wala po akong kamag-anak dito eh. Ang kumala po sa akin ay yung bilas ko. So sabi ko parang hirap mangamuhan sa lugar kung saan di mo naiintindihan yung sinasabi. Kung saan di mo alam yung daan pag tinutusan ka muna ng kamatis. Diba? Kung saan sasabihin lang ng amo ko, dodrawing niya yung karsada, dito patatawid. The more na nagdodrawing siya, the more akong nadiligaw. Yung mga ganon, inutusan niya ako, I remember inutusan niya ako sa Causeway Bay. Bumili ng beef, natatanda ako, nakarating ako, hapon na. Hapon na. Pero alam niyo po ba, kung ano natutunan ko doon? Nung nawala ako, sinundan ko yung tramway. Papunta dito sa amin, kasi Causeway Bay, tinhaw to, and then Causeway Bay. Sinundan ko siya, sabi ko, may pinagdadaanan itong tramway na to. Posibleng wala. Alam mo na, sinundan ko siya, nakauwi ako ng tinhaw. Nakauwi ako ng tinhaw, sabi ko, ganun pala yung kailangan maligaw ako para matuto ako. Yes. Pipiliin natin na, ano ba, susuko na lang ba ako para give up ko yung pangarap ko na mag-Hong Kong ako na matagal kong pinangarap para maligyan ko ng magandang buhay yung anak ko, mga anak ko, dahil lang sa skets ng amo kong hindi ko maintindihan. Di ba, maraming bagay na gusto natin minsan sumuko, na parang nanghihina yung kalooban natin na parang hindi ko kaya. Ito kapatid ko ganun eh, hindi yan umaalis ng holiday niya nang hindi niya ako kasama. Ang sabi niya lagi sa akin, sa oras na iniwanan mo ako sa daan, at daw nakawin, susumpa kita. Sabi niya sa akin lagi. Sabi niya, lagi niya yan sinasabi ko ba, ayaw mo i-try na mag-holiday ka. Find someone na magiging kaibigan mo. Try mo magpunta ng Central. Ate, hindi ba rin nakaupo na lang ako dito, basta magkasama lang tayo. Hindi ganun. Sabi ko, you need to learn. Sabi ko, kailangan mo matuto. Sabi ko, kailangan mo pag-alma, wala po tayo immigration, mag-process ako ng kontrato mo. Learn! Kung ano yung ginagawa ko, tandaan mo. Hindi ko matanda niya. Ayaw niyang mag-try na mawala, ayaw niyang mag-try na subukan. Kumbaga, siya na yung nanginginig na hindi talaga niya kaya. Masarap mag-fail. Masarap mag-fail. Lagi ko yung sinasabi sa try na mag-fail ka. Dahil pag nag-fail ka, doon mo maranasan na, wow, doon mo ako, natuto akong umuwi ng, nasundan ko yung tramway. Gano'ng mahirap sundan yung tramway. Sabi ng abo sa akin noong una-una, what happened to you? Hindi pa ako sanay mag-English. Mustra-mustra lang. Di ba? Sabi niya, you don't know how to speak English. Di ba? Sabi ko, umatid, hindi ko sanay mag-English. Eh. Di ba? Sabi ko, Lord, hindi ako susuko. Sabi ko, kailangan kong maging matapang, kahit na Inglesan pa yan. Kailangan ko maging matapang. And then, later on, katagalan-katagalan, nasasanay na kami sa isang language ng amo ko. Hindi lang ako isang buwan o dalawang buwan kami nag-usap sa kanay. Kasi hindi naman natin yun natural na salita ang English. Tayo Tagalog. Sabi ko, hindi namin yung first language. And then, ang kagandahan doon, ikaw ang pipili, ano ba talaga yung gusto mo na mangyari sa buhay natin, di ba? Pwede tayo maging bitter o maging better. Oo. Di ba? The choice is, yung choice natin nasa mga kamay lang natin lagi, di ba? Yes. Kailangan po, pag gising natin sa umaga, ay una mong isipin ay yung masasayang bagay. Yung mga bagay na, ano ba yung mga bagay na masaya kayo? Na, di ba, kapag nanay kayo, anak, di ba? Ano pa? Sigurado, sweldo. Exactly, Tayla. Yung kapatid ko, huwag malilate yung amo niya ng one day. Sabi ko sa inyo, 30 pa lang, di pa siya pinangang, amo ko, ano ko, sabi, kapatid, sabi ko, 30 pa lang. Ay, mga ganun, di ba, excited siya na makakatanggap siya ng sahod niya. And then, pag naman natanggap niya yung sahod niya, mariklamo pa rin siya. Sabihin niya, wala naman sa akin natin, dumayin mo sa akin. Why? Kasi minsan, yung very excited tayo, na mapagpadala sa ating pamilya sa Pilipinas. Kahit na nahihirapan tayo minsan, pag inisip natin na, oh, sa sweldo na, very excited tayong gumising. Di ba? Wala siguro mong kagaya natin na pag 29 na, hindi masaya. Lahat masaya na tayo. Di ba? Meron tayong mga pagkakataon na, may mga pagkakataon sa buhay natin na mas madalas kaya tayo nadi-disappoint kasi ang iniisip natin lagi yung mga kalungkutan, yung mga bagay na negatibo sa ating mga buhay. Halimbawa, yung amo natin, hindi natin sila ma-enjoy kasi lagi natin nakikita yung mga kakulangan nila. Hindi natin sila na-enjoy kasi lagi silang utos ng utos. Hindi natin sila na-enjoy kasi umaga pala o kasi 24 hours na magkakasama. Ako po actually, hindi ko na na-enjoy na kasama ko si amo ko kasi for 24 years, 24 hours kami magkasama 24/7. Kaya mas madalas sarado yung pinto ko kasi parang parang pati utot namin sa isa't isa, pag-isado na namin. Pero ano yung gagawin mo pag ganun? You need to enjoy. Why? Channel of blessing sila.
sa buhay natin, whether we accept it or not, sila yung daluyan ng pagpapala sa mga buhay natin. Nung pinakita po sa akin ni Sister Virgil yung sasakyan ng amo niya, napawaw ako. Grabe! Sabi ko, yung yaman ng amo mo. Di ba? Eh tayo sa picture ko lang yung nakikita eh. Siya, nilimas. Nakaupo pa siya. Nakaupo pa siya. Oo, sabi ko, grabe. Sa buhay natin sa Pilipinas, hindi naman tayo makakapaglinis ng gano'n sa sasakyan eh. Motor lang. Hanggang motor lang yung kaya natin din. Pero yung nililinis yan, di ko kaya sabihin kasi mayroon bigas ini. Di ba? Pero mamahaling sasakyan na mga milyonaryo lang sa Hong Kong ang meron. Yun na yung spaghetti ng sis. Parang spaghetti style. Yung mga ganun ba? Yung mga kaisipan natin ay tayo yung pumipili kung anong gusto natin isaksak sa ating mga isip. Kung mag-iisip tayo negatibo o kung mag-iisip tayo ng positibo, it's up to sa ating mga buhay kung ano yung lagi natin ipi-feed sa ating mga puso, sa ating mga isip. Kaya madalas tayong malungkot kasi ayaw nating palayain yung ating mga puso sa mga pakaitan ba? May mga pass kasi tayong lahat eh. Ang hilig natin mga babae, tapos na, pilit pa natin binabalikan. Ano, lagi pa natin sabi nga, throwback. Lagi may throwback, dapat wala ng throwback. Kasi ang sabi ng Panginoon ay lahat ng mga bagay na pinagdaanan natin sa ating mga buhay, yun ay nakaplano. Nakadestine na maganap sa ating mga buhay. Why? Kung hindi yun nakaplano sa buhay natin, walang victory. Tayong wala tayong victory sinasabi sa mga kausap natin, di ba? Huwag po tayong matakot mag-fail. No. Wala pong tao, o wala po siguro mga milyonaryo sa buong mundo na hindi nag-fail. Alimbawa, yung sikat na mga kainan, KFC. KFC, maaari sa unang gawa niya ng chicken na hindi naman niya naging successful agad. Nalugi, o mali yung timpla, o mali yung harina. Ibig sabihin, nag-fail din sila, pero ano yung thinking nila, ano yung ginawa nila para mapalago yung negosyo ng ngayon. Try and succeed. Hindi sila huminto mag-try. Amen po ba? Huwag po tayo maghihinto, maaari na mahirap yung kalagay natin sa mga amo. Maaari na kumakain sila, hindi tayo binibigyan, okay lang yun, binila lang tayo ang pagkain natin kasi malulungkot lang tayo, maaawalan tayo sa sarili natin. Yung first time ko po dito sa Hong Kong, 3 days, makita ko dito, binigyan ako ng amo kong babae ng pagkain doon. Naglinis ako ng toilet. Hindi ko makakalimutan, binigyan niya ako ng chassis at saka ng kanin. Naiyak ako kasi sabi ko, ganun lang o, yung kainan lang nila. Tapos meron sa ibabaw na chassis, ganun, saka may isang peraso ng kulatay na choysam. Kaya yung choysam, ayaw na ayaw ko eh. Naaalala ko yung amo ko dyan eh. Yung mga ganun. Yun yung pinakain niya sa akin. Sabi ko, naiyak ako kasi sa Pilipinas sabi ko, Lord, kahit mayroon pa maraming kanin. Marami naman talus ng kumote sa atin, di ba? Yung mga feeling ko parang aso, slave talaga ito rin. Sabi ko, di mali Lord, di ako malulungkot, di ako susuko. Patatagumpayan ko to. Ang lagi ko iniisip noon, gusto ko mabigyan ng magandang buhay na yung anak ko. Kasi pag tinanong may dalawang anak ko before, na maliliit pa sila, anong gusto niyo pasulubong pinanay? Tinapay lang. Gusto niyo ang anak ko ng time na yun. Tinapay lang. So hanggang ganun yung sitwasyon ko sa amo ko, 8 years ko pinatisan yun. At noon, hindi pwede na nakalugay ang buhok. Kailangan ng net. Tapos naglaganyan siya. Naglaganyan sa mga bintana. Kapiyano siya sa mga bintana. Tapos lagi ko sinasabi at lagi ko dinideclare. Hindi ako malulungkot. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na forever ako slave ng mga inchik na to. At tagal yan. Lagi ko yan dinideclare na meron pa kayo nga sa mixture pa nga ako na pinapipray ko yung mga mga bed. Ginagawa ko yun. Sa totoo lang, ginagawa ko yan. Pinapipray, mag nakataligo siya, nagkakain, pinapipray.